Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Fair Use Disclaimer, Copyright Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act of 1976, allowance is made for fair use, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, education, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Please help and support my YouTube channel grow by subscribing, watching, and sharing my other uploaded videos. Thank you. Please watch this video from start to finish. Here is our latest Philippine showbiz entertainment news. Alden Richards, hiya-hiya! Babawi sa mga press people! Pamilya Soto, solidong-solido. Sila ang mga alas ni Senator Quito Soto. Bea Alonzo, dakilang anak. Ibinibigay ang lahat para sa kanyang ina. Kasalang Argyo Ataide at Main Mendoza, wala nang urungan. Pero ang pecha ng kasalan, lim pa rin. Daniel Padilla at Alden Richards, pinagsasabong sa titulong Box Office King. Assistant ni Vice Ganda, inireklamo ng mga Pinoy front act sa Amerika. Lunch Out Loud, may kinausap na. Lilipat nga ba sa Net25? Joshua Garcia, nangangayayat. Preno naman muna sa kararaket. Romel, wala akong ideya kung sino tong inireklamo na assistant daw ni Vice Ganda sa kanyang concert sa Connecticut. Hindi ko alam na meron palang babae na nag-assist kay Vice. Ang alam ko, puro sila mga Becky, magkakaibigan. Totoo po. Kasi, alam mo, nagsalita kasi si Garth Garcia, isang kababayan natin na singer sa Amerika, at saka si Gene Juanich, di ba? Singer, composer, at saka stage actor sa Amerika, na para daw silang mga langaw na binubugaw-bugaw nung assistant ni Vice Ganda sa backstage. Yes. Kesyo, hinaharangan daw sila. Hanggang dyan lang kayo, hanggang dito lang sa linyang ito. Hindi kayo pwedeng kumabila. Hindi kayo pwedeng lumapit kay Vice Ganda. Ang sama ng loob ng mga kababayan nating kasama doon sa konsyerto na nakatulong pa pala ng malaki sa bentahan ng tickets. Oo nga eh. Yun ang pinagtataka ko dahil at pinagtataka ng lahat. Bakit gano'n na lang ang treatment na binibigay nila sa mga kasamahan to, ha? Hindi to tagahanga. Kasamahan to sa production, ha? Yun ang nakakaloka. Di ba? Mm-hmm. At saka, alam mo, mga Pinoy front act, hindi po pwede na puro yung bida lamang ng concert ang gigitna sa entablado o ang kanyang mga dalawang kasama o tatlo o apat man sila at mga dancers. Napakalaki po nang naitutulong ng mga Pinoy front act singers sa mga ganitong konsyerto. Ibig ko naman sabihin, ano ba naman yun? Ba't pumapel ng todo-todo tong assistant na ito? Ano'y pangalan na nakita mo? Yung Ambi ang pangalan niya. Ambi, ano apelyido nito? Burka. Ambi Burka. Hindi kaya Burak? Hindi kaya Burak ito? Burka ba? Nakakaloka, oo. Rebo, patingin nga nung picture. Meron dito eh. May nagpasa kay Rebo ng retrato ni Vice. Katabi at yakap-yakap itong si Ambi. Ambi Burak. Ah, Burak talaga. Tingnan ko anak. Tingnan ko yung picture. Titingnan natin. Ambi Burak. Oo. Teka, sisilipin ko ah. Kasi kapwa Pilipino natin ito nagre-reklamo. Hindi tama yan. Tuloy ay pinagkumpara si Ay de las Alas at itong si Vice Ganda. Kay Ay daw, pagka nagpo-front act sila, abe kinakausap daw sila sa backstage. Ito ba?
pinataba na Kiray ang itsura. Pinataba, oo, kahawig nga ni Kiray. No offense meant kay Kiray, ha? Magkahawig sila. Abay, walang karapatang magmaldita tong babaeng to. Di ba? Unang-una, kababayan natin yun. Kababayan natin yung mga nagre-reklamo. Bakit hindi nyo pakikitunguhan ang maganda? Sumama sa konsyerto, nagparami ng bumili ng tickets. Yun. Bakit kailangan harangan na para po kami mga langaw na binubugaw-bugaw? Yun ang sinabi ni Jean. Diba? Oo, may nabasa pa ako, according sa mga kila Jean at kila Gart, na hindi man lang daw yata nag-hello, hi. Ito si Vice sa kanila, never daw na nag-hello, nag-hi. Kaya nga ikinumpara anak eh, kay Ai-Ai. Alam niyo po si Ai-Ai, pagkasama niyo po sa isang konsyerto, lalo na kung sa ibang bansa, mas mamahalin niyo po si Ai-Ai de las Alas. Una, napakaganda po niyang makitungo sa mga kapwa natin Pilipino na magpo-front act o kahit ano lamang po ang gagawin sa entablado. At eto pa, pagkatapos ng concert, pe-freshen up lang siya, konting pulbus lang, picture-taking na. Totoo. Eh kay Vice, hindi raw sila pinalapit. Na hindi nga po pwedeng ano eh, mag-picture-taking, yung lumapit nga, kasalanan na eh. Diba? At eto pa, kaya si Ai-Ai ay hindi makakalimutan talaga ng mga kapwa Pilipino po natin na rumaraket din po sa ibang bansa. Binibigyan niya ng pabaon. Binibigyan niya ng pabaon ang mga kapwa Pilipinong nakakasama niya sa entablado. Paano mo makakalimutan? Wag na yung pabaon. Yung napakaganda niyang pakikitungo sa mga Pilipinong kasama sa concert. Di ba naman? Correct. Nakakaano ah. At saka na, di ba, pagpupunta kayo sa abroad, pag may show, ipapakilala naman, oh, ito ang guest nyo. Ipapakilala sa inyo, ito yung guest nyo. Ito to, ganito to. Kaya ito na akin kinuha kasi may maitutulong ito sa production natin kasi malakas sa Pilipino dito, nakabenta to ng ticket. Di ba may ganon? Sa production yon. Sa part ng production yon. Nga pala, ito nga pala yung grupo ng mga Pilipino na laging nagsushow dito. Kunwari sa Canada, kina Raya Reyes. Oo, ganyan. Sila nga pala yung grupo ng mga Pilipino na lagi nagsushow dito. Sila din ang lagi nagpo-front act kasi napakalaking bentahe kapag nakasama nyo sila. Dahil kabisado na sila ng mga Pinoy. Kaya ang mga ticket binibili, di ba? Eto, nag-text si Boy si Karagay. Sabi raw ni Gart Garcia, after na minaltrato sila ng assistant ni Vice Ganda, baka naliliitan sila sa amin na parang gutom lang kami makakanta. Alam naman nila yon. There in the production, even the smallest role, dapat mabait sila. Especially when you're inviting when you're visiting a foreign country. Hindi ka naman taga rito. Ikaw ang dapat maging polite. Totoo naman yun. Totoo yun. Kaya nga ito yung katwiran ni Tita Julie Paras. Ito, opinion ko lang. Bakit pa ang mga julalay mas maangas pa kaysa sa mga artistang sinusuportahan nila? Katulad ng mga ginawa ng julalay ni Vice Ganda. Sila mismo ang sisira sa mga iniidolo nila. Idinamay niya na rin dito yung kay Alden Richards, yung mga nagtaboy sa Press People. Di ba, mga Howie Boys. Nakakaloka. Ang Biburak is a member of LGBTQ+. Siya po ang producer ng concert tour. Maraming salamat sa nag-text na ito. Sana man lamang, kahit ano pang gender meron tayo, kahit ano pa ang ating posisyon sa isang konsyerto, dapat ay magiliw kayo, marunong makisama, at nire-respeto nyo ang bawat tao, lalo na ang mga kapwa Pilipino. Siya pala ang producer ng concert tour. Dapat matuto siya. Dapat matuto siya dahil hindi lang naman siguro ito ang ipoproduce niyang concert sa iba-ibang bansa, di ba? At lalong-lalo na sa katayuan ng producer siya, dapat nga mas lalong mas mabait siya kasi pag binoycott siya at disco, di ba na? Oo, nangyayari yan. Okay. Sabi ni Edel Itada, kaya ang problema ko minsan na wala sa artist,
actors at performers. Wala sa kanila, kundi nandun sa mga nakapaligid at mga assistant nila. Kung makapambugaw sa mga fans at tagahanga, ay ganun na lang. Eh, ito nga eh, dilitada. Ito nga mga kababayan natin na kasama mismo sa concert na ito. Kung bugawin daw sila para sila mga langaw. Oh, hanggang dito lang kayo. Dito lang. Itong linyan to, hindi kayo lalampas dito. Kasi hindi sila makakalapit kay Vice Ganda. Diba? Parang ganon. Ay nako, hindi tama yan. Tatakan natin ang pangalan nito. Hindi po pwede ganito. Kailangan yung pakikisama ay number one. Ambi Burak. Ambi Burak. Tandaan natin ang kanyang pangalan. At ibibigay din namin ang aming programa para sa iyong paliwanag. Tingnan natin kung bakit binugaw mo raw na para mga langaw lamang yung mga Pinoy front act natin sa Connecticut sa Amerika. Bibigyan ka namin ng panahon. Ayan. Hindi naman po pwede na agad-agad 100% namin tatanggapin itong paninisi sa'yo ng mga kababayan natin. Pero kapag isa, dalawa, tatlo at marami nang nagre-reklamo, nasa'yo na ang problema. Upang sa pangalan ni Jesus, ay lumuhad ang bawat tuhod, sa langit at sa lupa, at sa ilalim ng lupa, at ipahayag ng bawat dila, na si Jesus Kristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Filipos 2:10-11. Naway ang biyaya ng Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikisama ng Espiritu Santo, ay sumainyo no ang lahat. 2 Korinto 13:14.